أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد انطلقت انت القرآن Jidiha, jidiha ay onokiha. Ibig sabihin, jid, ibig sabihin ay liig, liig. Ang talatang ito sa Quran ay nangangahulugan po ito ng ang sino mang tao, siya man ay anak ng propita, siya man ay anak ng sugo, siya man ay tatay, kapatid, tiyuhin, tiyahin, o anuman ang kanyang koneksyon sa sugo, sugo ni Allah, ay hindi po ito makakatulong sa kanya. Hindi po ito makakatulong sa kanya, maliban na lamang kapag ang sugo na ito ay kanyang sinunod. Kapag ang sugo na ito ay kanyang sinunod, kung ano ang pananampalataya ng sugo na ito, ano ang relihiyon ng sugo na ito, at ano ang pamamaraan ng pagsamba ng sugo na ito. At ang patunay ay itong tiyuhin ni Propeta Muhammad na si Abu Lahab. Si Propeta Muhammad ay marami po siyang tiyuhin, mga kapatid ng kanyang tatay. At dalawa sa kanyang tiyuhin ang hindi sumampalataya, sumunod sa kanyang relihiyon or yumangkap sa kanyang relihiyon. Isa dito si Abu Lahab. Okay? Isa dito si Abu Lahab. At ang isa ay si Abu Talib. Si Abu Talib at si Abu Lahab. Okay. Palatandaan or patunay sa aking mga sinabi, dahil si Abu Lahab ay paparusahan, hindi pa siya namatay, nauna na ang sinabi ng Allah na si Abu Lahab at ang kanyang asawa ay paparusahan sila sa impyerno dahil sa kanilang pagtalikod sa relihiyon ng Allah at sa pamamaraan ng propita na mismong pamangkin niya. At marami pang ibang mga patunay. Ganun din ang ating kayamanan. Kahit pa po tayo ay humigana sa salapi, pag tayo ay namatay, ang lahat ng yan ay ating maiiwan at hindi po yan makakatulong sa atin sa kabilang buhay, maliban na lamang kapag ang salaping iyan ay ginamit natin sa kabutihan at mayroon tayong pananampalataya sa relihiyong Islam kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sa mga kanyang kapayapaan. Ganon din ang mga anak. Hindi rin po makakatulong sa atin ang ating mga anak. Anumang laki nila, anumang bagsik nila, anumang tapang nila, anumang dami nila, hinding-hindi makakatulong sa atin pagdating sa kabilang buhay ang ating mga anak kapag tayo ay hindi natin sinunod si Allah at ang kanyang sugo. Kaya naman, bawat Muslim, kinakailangan niyang sundin kung ano ang nais ng Panginoon at sundin ang paraan ng sugo ng Panginoon.
So yun po ang ating magpulot sa suratul Masad. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha habalum mim Masad. Okay? Ang asawa ni Abu Lahab, ang asawa ni Abu Lahab sa araw ng sa na nandoon na sila sa loob ng impyerno ay magdadala ng mga panggatong at kanya itong itatabon kay Abu Lahab. Itatabon niya ng asawa niya kay Abu Lahab bilang parusa sa kanila sa kabilang buhay. Parusa, matindi ang parusa na inilaan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. At ang talatang ito ay parabagang nagbibigay sa atin ng babala na huwag nating gayahin, sundin ang yapak ni Abu Lahab at ng kanyang asawa. Ito iniwan na sa atin dito ni Allah, dito sa mundo, ang talatang ito para ating mabasa, upang ating mabasa, nang sa ganon ay mayroon tayong maisip. No? Para makapag-isip tayo na huwag nating gayahin ang ginagawa ni Abu Lahab at ng kanyang asawa. Opo.